Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider at subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, just now bagong utos sa wakas sa anipwersa na Pres Marcos at XP Duterte, pamay na bakal babalik na. At yun, i-play na natin mga kabalita. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Mm-hmm. Ang diumanoy balitang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte mm-hmm. sa Malacañang. Okay. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan. Mm-hmm. At ito'y dahil sa billion drug haul na nabuksan sa Maynila. Mm-hmm. At di umano'y matataas na opisyales ang sangkot dito. Mm-hmm. Pero bago ang lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kabanat, tila naging mainit nga sa mata ng ating mga kababayan ang nangyaring cover-up di umano sa 6.7 billion shabuhol sa Maynila na kinasasangkutan ng matataas na opisyales ng PNP. Uh-huh. Ating matatandaan noon, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sa mga pagpupulong niya kay dating Pangulong Duterte bago ang butuhan noon, hiniling sa kanya ng papalabas na Pangulo na unahin ang pagtugon sa problema sa droga sa bansa sa kanyang sariling paraan. At minsan nga sa isang panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, gusto niyang maging anti-drug war czar si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. At para ipagpatuloy ang anti-illegal drug campaign ng gobyerno. Ngunit wala pa namang nangyayaring legal na usapin ng Malacañang. Ngunit ito ang naging pahayag noon ni Pangulong Bongbong Marcos na pamunuan sana ni dating Rodrigo Rua Duterte ang anti-drug campaign kung nanaisin ito. At ngayon, sa nangyayaring pagdinig sa Senado sa 6.7 billion shabunhol sa Maynila na kinasasangkutan ng matataas na opisyalis ng PNP sa pagdinig nga ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug, ay itinaas ni Senator Bongo ang ideya ng posibleng magtrabaho si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa kasalukuyang administrasyon bilang anti-drug czar. Ayon nga kay Senator Bongo, kung sakasakali lang, prerogative naman yan ng presidente, appointing authority, kung sakasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug czar si dating Pangulong Duterte? Ito ang kanyang naging tanong kay PNP Chief Acorda sa pagdinig ng committee sa multi-bilyong pisong drug haul na nasamsam sa Maynila. Ang tanong na ito ay itinaas si Senator Bongo matapos magpahayag ng pagkabahala na baka masasayang ang pagsisikap ng Administrasyong Duterte na isinaalang-alang ang di umano'y pagkakasangkot ng ilang pulis sa pag-recycle ng mga nakumpiskang droga dahil isang malaking problema sa integridad ng mga kapulisan. Kaya panawagan tuloy ng taong bayan, ibalik si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte dahil isang malaking tulong ang husay at galing niya sa pamumuno. Kaya ibalik ang kamay na bakal. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kailangan po talaga na may kinatatakutan ng mga tiwaling pulis. Nakakawalang tiwala, pwera sa matitino na hindi nasisilaw sa pera. Ibalik na po si PRRD kung sino po ang maging solusyon sa pagpugsa ng drug problem sa Pilipinas. Sana totoo na ito, magiging masaya na naman ang buong bayan kapag si ex-PRD ang gawing drug czar sa pagsumpo sa problema sa droga sa bayan. Kailangan talagang ibalik ang kamay na bakal at tapang ni former PRRD dito sa drug issue sa bayan. President Marcos, nananawagan po kami na sana po ibalik niyo na po si former President Duterte sa Malacañang dahil kailangan po ninyo ang kamay na bakal upang mapuksa ang lahat ng buaya sa loob ng Malacañang at mapigilan ang problema sa droga. Pangulong BBM, delikado po kayo pag wala si PRRD sa gilid ninyo.
Sana po ay mapansin niyo po ang panawagan namin. Sana sooner na para may balik ang country drug free at hindi kawawa ang mga Pilipino. Tama. Pag na-drug addict ang mga Pilipinos, sino ang lalaban para sa bansa? Tama. End quote. Tumingin kayo sa akin. Sampalin ko yung putong ino. Tumingin kayo sa akin. Dito sa mata ko. Look at me. Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal na kapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng tao, taong bayan, sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng kung ano, hindi maintindihan kung putang ina anong Sabi. Pigil. Alam mo, sa totoo lang, prangkahan ko ngayon ang buong Pilipinas. Pag ganun kayo ng ganun, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na akong magawa sa inyo, mga ulol kayo. Kung hindi mag... I will review your cases. Kayong may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon. Meron akong special unit. Habang buhay, bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Bakit kayo pumasok sa pulis? Anong nakain ninyo na itong pulis para lang ito sa mga taong may pagmamahal sa bayan? Tama. At gusto makapagsilbi sa kapwa-tao nila. Bakit kayo napasok dito, mga animal kayo? Para naman kayong putang ina, mga aso na eh. Ano, totoo lang, mabuti lang marami tao, may opisyal dito ninyo. Kanina ko pa pinagpapalo ng... Kayong doon sa may kaso, huwag na kayong mag-bail. Huwag ninyo akong sisihin. Huwag na kayong magpansa, magtiis kayo dyan sa loob. Mas safer ang Pilipinas kung nasa loob kayo. O kung hindi, patay kayo. Ang sunod ko sabi noon, sabi ko itong mga kriminal, sunod kayong mga polis na kriminal. Hindi lang nyo sinisira yung polis, it's a government institution, an organ of government important to maintain law and order. Kayo naman ang putang ina nag... Ako nag-warning lang sa inyo. Hindi ako nag-warning na para pantakot. Nag-warning ako para gawin ko. Yun ang totoo. Wala na yung pantakot. Alam ko hindi kayo matakot. May baril kayo, mag-hold up kayo, mag-kidnap kayo, patayin pa ninyo. At sinabi pa ngayon sa akin, sabi ng hepe ninyo, may lumutang na naman na patay. Gusto talaga ninyo subukan? Tapos ibigay ko sa inyo. At para naman sa kalaman ng taong bayan, gaman talaga ang gawin ko. Ganun talaga ang gawin ko. Let's say kayo. Yan ang usapan. Wala tayong sisiyan. Kagaya rin sa mga droga, sinabi ko na sa inyo. Ano pa naman yung putang ina, hindi pa ninyo maintindihan. Tapos, pag namatay kayo, maraming reklamo. Kasi ano, kidyo process, kaya wala. Eh, samantala kayo naman ang lumalaban. At lumalaban talaga kayo, pati kapwa ninyo polis, pinapatay ninyo dahil ayaw ninyong mahuli. Ngayon yung mga mayor, pinapatay sarili nilang polis, yun pa ang matapang ngayong mga, kunwari yung mga pamilya, due process, kainin mo yung due process mo. Wala kayong silbi para sa akin. Salot kayo sa lipunan.
Winawarningan ko kayo, kayong mga pamilya na kikinig ngayon, nandito itong mga putang inang, mga asawa ninyo, kapatid, anak. Huwag tayong magsisiyan. Pag nangamatay itong mga putang ina to, huwag kayong pumunta sa amin at magsisigaw kayo ng human rights, due process. Inawarningan ko na kayo eh. Ayaw ninyong maniwala, may kasalanan itong mga putang ina to. Di kausapin ninyo kung ano ang totoo. Wala pa kailangan ko gawin, inutil itong Pilipinas. Pati kayo sumasali. Kayo nga nang inaasahan ko. Paano tayo manalo dito sa kalaban natin mga NPA? Eh kung kayo mismo, putang ina, ginagawa ninyo yung ginagawa nila. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. At yun nga mga kabalita natin na kung saan ito nga, yung nais ngang maibalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre para sumugpo nga dito kontra nga sa mga illegal na droga na to, mga kabalita natin, na kung saan ang daming nagnanais muli na pamunuan nga yan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, na talagang ito ang hinihiling, yung muli niyang ito isugpuin, na talagang yung laban kontra droga maituloy-tuloy niya, mga kabalita natin, sapagkat marami talagang nakasaksi at talagang maraming nagawa ang dating Pangulo tungkol dyan. Dito nga maraming nagsasabi na kahit maglakad sila sa lansangan nararamdaman nila na safe sila, sapagkat yung dating kamay na bakal ng ating dating Pangulo talagang pinapairal noon. At ito nga yung mga ilang video ng ating dating Pangulo na kung saan talagang pinagmumura yung mga pulis at talagang gusto nga itimbuwang o gusto talagang kitilan ng buhay itong mga pulis na to, na talagang nasasangkot nga sa iba't ibang krimen at syempre lalong-lalo na sa illegal na droga. Diyan talagang pinapamuka at pinapahiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyang kabagsik at kalupit ang kamay na bakal ng ating dating Pangulo, na kung saan wala siyang sinasanto. Nakatikim talaga ng malulutong na mura at talagang isang matinding banta na handang seryosohin na lahat sila ay itumbanga ng ating dating Pangulo. At yun lamang mga kabalita natin, okay na lang bahalang magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun mula syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.